ako si Emerald. Emerald Capistrano. Emerald Capistrano? Teka, parang narinig ko na yung pangalan mo. Emerald Capistrano, sir. Ito ang babae nagpapanggap ng multo at nananakot para manggulo sa kumpanya. Special effects artist? Ng pelikula at commercial? You mean lahat ng nakita ko was all just special effects? Yes, ma'am. Apparently. Paano nakalusto ito sa security natin? Nagpanggap siyang isa sa amin. Nag-apply na bagong lady guard. Well, that explains it. Pero ang tanong, bakit niya ginagawa lahat ng to? Anong mapapala niya sa mga pinagagawa niya? Uy, madam. Ano? Sigurado ka ba na pamilyar sa'yo yung pangalan na yun? Oo. Emerald Capistrano. Narinig ko na yun eh. Dali. Emerald Capistrano. Ito ang pinaka-importante sa lahat. Si Princess Emerald. Alam ko na. Siya yung action figure. Yung Princess Warrior. Yung laruan. Si Princess Emerald. Siya yun. Ikaw yung laruan? Ako nga yun. Sa akin pinangalan ng tatay ko. Siya yung nag-design. Bago inagaw sa kanya ng Madam Ana na yun. Freelance toy designer yung tatay ko. Si Julio Capistrano. Bibenta siya ng design, mga laruan sa paggawa ng laruan dito sa Pinas. Pagdating sa trabaho, mayabang si tatay. He takes pride in his work. Alam niya magaling siya. At ang pinakamahusay niyang disenyo, si Princess Emerald, ang mandirigmang prinsesa. Ang bida sa mga kwento niya tuwing pinapatulog niya ako sa gabi. Sinasabi ni tatay, ako ang prinsesa niya. Ang sabi ni tatay, magiging totoong prinsesa ako pag naibenta niya yung design na yun. Yayaman kami. Yun daw ang magiging unang babaeng action figure sa Asia. Dito niya ibinuhos ang napakarami niyang oras. Inalok niya to kay Ana Manalastas. Maliit na kumpanya pa lang ang Datoy Company nun. Bago pa lang nila pinapasok ang manufacturing ng laruan. At kailangan niya ng disenyo yung magiging unang produkto ng kumpanya. Princess Emerald. Named after my daughter. Maganda yun, di ba? First female action figure sa Asia. Okay. 20,000. 30,000. 50,000. Last price. Masyadong maliit. Masyadong maliit ang 50,000? Para sa disenyo ito. Oo. Ana. Madam Ana. Eh, kung papayag ka na lang sa mga terms na gusto, edi kahit Princess Ana pang itawag ko sa'yo. Ano ba kasing gusto mo? 1,000,000. Plus royalty sa bawat laro ang mabenta. 1,000,000? Nababaliw ka na ba? May remind you, Julio, na nasa Pilipinas ka. First world country lang ang may royalty. Dito, pag binenta mo ang disenyo mo, nasa manufacturer na ang lahat ng rights. Yun ang kalakaran. Magbabago din ang kalakaran. Maghihintay na lang. Mayabang ka, alam mo? Wala akong inaaping tao. Alam ko lang ang value sa design ko. Masterpiece ko to. Well,
Kung ganun, wala na akong kailangan sa'yo. Makakaalis ka na. Kuha mo. Mas lalong pinaganda ni tatay ang disenyo ng laruan. Nakita ko ang binuhos niyang panahon, pagsisikap, at pagmamahal para lalong mapaganda ang laruan na yun. Ito ang naging obsession niya. Ha? Huwag ka dito. Ano, sa mundo. Ito na. Tcharam! Tingnan mo. Yan ang mga weapons ni Princess Emerald. Ano sa tingin mo? Ang ganda, Tay. Siguro naman, Tay, may ibibenta nyo na yan, no? Ang ganda-ganda niyan, eh. Alam mo, anak, may gustong bumili niyan. Si Ana Manalastas. Pero ayoko. Bakit naman po? Eh, kasi ito yung masterpiece ko. Baka wala nang magagawang mas maganda pa dyan. Eh, mahirap lang si tatay. Wala akong iiwan kayamanan para sa'yo. Kaya gusto ko, dahil sa masterpiece ko na yan, mas sisiguro kong kinabukasan mo. Kaya hindi ko ito ibebenta sa mababang halaga lang. Kung ginawa ko yan, eh parang pinagpalit ko ang kaisa-isa kong pag-asa na bigyan ka ng magandang buhay. Di ba? Hindi ko man gaanong naiintindihan ang mga sinabi ni tatay. Pero naramdaman ko naman kung gaano kahalaga sa kanya ang tinawag niyang masterpiece. Tay! Ako din po may masterpiece! O, ano yan? Ito po! Uy, ganda! Ang ganda naman ito! Ang galing mong mag-draw yung anak, ha? Manang-mana ka sa akin, ha? O, uy, ang galing mo naman. Ang galing umilaw siya, o. Oh. Ang galing! Galing nga. Oo. Uy. Anak, siguro huwag ka munang magbuting-ting mga dekoryenteng bagay. Ha? Lalo pa pag nag-iisa ka lang, baka magkasunog tayo dito. Ha? Turoy ka na lang. Pero hindi ako nakinig sa sinabi ni tatay. Isang araw, habang mag-isa ako sa bahay, nangyari ang kinatatakutan niya. Dahil sa katigasan ng ulo ko, nasunog yung tinitiran namin. Ang dami pa yung ilang kapitbahay. Nakaligtas ako, pero nawala lahat ng gamit namin. Nakitira kami sa isang kamag-anak, pero pinapaalis din kami. Ang natira na lang sa amin, yung masterpiece ni tatay. Dahil sa nangyari, kinailangan magbaba ng pride ni tatay. Kailangan niyang kainin ang sarili niyang salita. Kailangan niyang bumalik kay Madam Ana. What makes you think na interesado pa rin ako sa design mo? Walang-wala ako ngayon. Kaya kung interesado ka pa. Okay na. Ipipenta ko na yung design mo. Too late. Nakapag-invest na ako sa ibang laruan. Matatagalan pa bago ko mabawi ang pamunan ko. Pero dahil nga nasunugan ka at kailangan mo ng tulong, sige, bibilhin ko yan. 20,000. Ano? Pero 50,000 ang muling presyo mo, di ba? Busy ako, Julio. Wala akong interes makipag-negotiate. Ngayon, kung ayaw mo sa presyo ko, wala na tayong pag-uusapan pa. Sana baka naman yung royalties man lang. Baka pwede mabigyan niyo ko dito. Well, titignan natin. Hindi pa nga ako sigurado kung bebenta talaga yan eh.
para sa akin, isa lang yung papel na may drawing. Naawa lang ang sitwasyon mo, kaya ako bibili. Noon ko lang nakita nung ganun si tatay. Hindi makasagot. Hindi may pagtanggol ang sarili. Masyado pa akong bata para maintindihan ang nangyayari. Pero habang nakapanood ako sa kanila, isa lang ang sigurado ko. Nang mga sandaling yun, inaapi ang tatay ko.